Hello, welcome to my video tutorial. In this tutorial, I will show you on how to make video presentation using Microsoft PowerPoint 365. So, how to start our presentation. First, open your PowerPoint, and then ito yung makikita sa ating PowerPoint. We have file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, and etc. So, anong una natin gagawin? First is prepare your slide you want to record. So, for this, the sake of this tutorial, I have my presentation about computer parts and its functions. Then, hanapin nyo yung slideshow. So, sa slideshow, meron tayong makita dito, record slideshow. So, click this one. Then, record from current slide. Yan. So, ito yung nalabas pag connect natin si record slideshow. So, meron tayong makikita record, stop, then replay. So, meron din tayong clear. So, kung sinabi ting clear recordings, pwede mong burahin yung ginagawa mo kung ito mong uulitin. We have settings. Meron din tayong pin, highlighter, at saka mga colors na pwede mong gamitin sa iyong pin or highlighter. Meron din tayong microphone, video. Gusto mong i-deactivate yung microphone mo, click mo lang yung microphone. At saka pwede rin ibalik. Meron tayong video. Pwede nating i-hide yung video or i-deactivate. Pero mas maganda pag may video tayong malabas para parang actual tayong nagtuturo sa ating mga bata. Okay. Let's begin. So, click record. Okay, countdown na. Yan. So, sa cursor natin, pwede natin palitan ito parang laser pin. So, paano yung gagawin? Just click Control plus L. Yan. Parang may laser point na tayo. Para mas magandang tingnan. Yan. Then, you can use your pin. For example, computer parts and its functions. So, para tayong nag-interact. Meron tayong interactive sa ating presentation. So, next. So, what do you call this one? This is a computer monitor. So, what is the main function of our computer monitor? A computer monitor is an output device. Display information in pictorial form. Next. What do you call this one? This is a system unit. What is a system unit? The system unit is the box like case that contains electronic components of our computer. So, pagtapos na tayong gumawa ng ating video presentation, just click stop. Yan. Then, back to the beginning. Then, we can replay our video presentation.
Ayan. Yan yung output niya. So, pag hindi kayo na-satisfy sa ginagawa niyo, pwede mong i-click yung clear para uulitin mo yung presentation mo. Pag okay naman yung kalabasan ng iyong presentation, so, pwede mo na i-close yung presentation mo. Just close. Then, how to save our output. By the way, pwede mo palang i-change yung picture location mo, yung video mo. So, pwede mo ilagay dyan sa top. Pero mas magandang dito sa ibaba, yung default setting. Then, paano i-save yung ating ginawang presentation? So, click File, then Export, Create Video, and then ito yung settings niya to create video. We have Full HD, 1080p at saka iba. So, para mas maganda yung resulta, gamitin natin yung Full HD 1080p. Then seconds spent on each slide, 5 seconds, okay lang yan. Then hit create video. Then kung saan natin ilagay yung ating output, okay. Then type name, then save it. Oh, existing na pala. And save. So, hintayin lang yung progress bar na mag 100%. So, depende yun pag save natin kung gaano kahaba yung presentation natin. Kung marami yung presentation natin, so matagal din yung papaprocess ng paggawa ng video. So, just sit back and relax. Ayan, tapos na yung pag-process ng ating video. Then, find your files. So, saan nyo sinisave yung files nyo. So, tingnan natin kung nag-work ba yung ginawa nating video presentation. Ayan. So, successfully made yung ating video presentation. Ayan. Kung may natutunan kayo sa video tutorial na ito, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para maging updated pa kayo sa sunod nating mga video tutorial. Thank you!